ikutin natin itong mundo. Na natapos dito. Pinatunan nila ng mga bato kasi siguro. Magandang umaga. So nandito yung ating mga pack. So ayan po ang development. Inaayos ulit. Ayan po, maraming mga bato na nilagay. Ayan po. Nilagyan nila, pinaibabawan nila, pinamnan nila ng mga bato. Kasi siguro ito ang alam, pagkakalam ko ano to eh. Parang design lang yan ng ibabaw ng doon. Sa dredging, siya yung ano, nakita ko sa picture yan, yung sinisipsip niya yung buhangin. Tapos tinatransfer niya dun sa maliit na barge. Yung barge na pwedeng pumunta dito sa gilid. So ganun bang ginagawa nila eh. Yung buhangin galing sa doon sa malayo. Tapos ilalagay nila dito sa gilid. So dahil malaki yun, hindi siya pwedeng pumunta rito sa gilid. Ang kinakit, parang yun yung ano, nagkakarga dun sa mas maliit na barge para makapunta siyang dito sa gilid. Yan. Diba? Okay, tignan natin ito. Na natapos ito. World class. World class ito na pasyalan. So, ang mga working area ng mga gumagawa. So we are traversing northbound bike lane ng Manila Bay. No? Kasi may signage. But let's see. Paring Arsenio Lacson. Ayan, inanakaw. Nakakatakot ba? Nakakatakot ako. So, dito yung Black Sand, mga kapadyak. So, mas
kasalukuyan silang gumagawa. Nagtatambak ng blocks. Dapat ito, bilisan na nila eh, para matapos eh. Dahil naiinip na ako eh. Okay. Birds na kumukuha ng black sand. Ayan po. Napakaraming black sand dyan. So itatambak nila dyan. Pag nakuha yung level, saka nila papatungan ng Dolomites. Ayan, sino kaya ito? Ito si Maximo Soliben. Parang ano siya eh, journalist. Ayan, yung fearless journalism. Siya yung yata yung nagtatag ng ganung samahan. Diba? Huwag matakot. Ayan po ang minimaintain ng mga MMDA saka DPS. Ayan po. So, maraming salamat sa pagpapaganda ng ating paligiran. Ayan na, bike lane na tayo. So, naging busy na yung kalye. Ayan po. Medyo rush hour na kasi. So katulad nito, sinasabi ko, tinanggal nila na yun doon. Tinanggal nila doon yung bako, tapos dito naman nila nilagay. Okay? So kasi may mga ano doon, mga excess na graba, buhangin. Mga namamasyal-masyal din dito. Ayan. So meron tayong MMDA Bike Lane Program Office. Ayan. Tingnan natin dun sa may working zone nila. Sigurado ako marami pa rin gumagawa. Diba? Okay mga kapadyak, yung kulay blue na yun na yate. Yung maliit. Tapos yung katabi ng orange. Yung maliit na yun. Tapos ito, itong magandang ito, medyo creamy white. Yan. Ang yating tatlo na yan ay hindi sa atin. Paglilinaw. Okay. So tingnan lang natin itong development dito. Tingnan niyo yung MMDA ngayon naglilinis diyan. Tumutulong sa mga DPS, yung naka-green mga taga MMDA. Ayun po, dalawa. Shout out sa itong mga taga DPS. Of course. Mga kapadyak, so kung mapapansin niyo malinis ulit itong lugar na to. Ayun. So patuloy ang paglilinis, patuloy ang pag-develop ng lugar na to. Okay? So, ayan po ang development dito. Ayan po ang salukuyang ginagawa. Kahit yung maliliit pala, kinukuha nila. Ayan ang may strainer sila. May strainer si Ate. Diba? Very good. DPS. Ayan, pagka ganyang kaluwag, konti lang sasakyan. Siyempre, parang feeling safety, di po ba? Safe na safe. Yan, sasalubong tayo dito. Sorry. Minsan, nakakainis yung mga sumasalubong sa dadaan mo, di ba? Nakaka-store po. Okay, so nandito tayo sa isang park. Ayan, may sculpture doon. Ayan, dito pa isang sculpture. Okay. So ayan po, tulad ng sabi ko, maaliwalas lagi, nakakaaliw, nakakatuwa, nakaka-relax, di ba?
kabadyak. Ikot-ikot eh. Okay, let's go. Ikutan lang natin yung ating mga favorite na pinupuntahan doon sa dulo. Para lang sa ganun. Makita natin kung ano ang mga sitwasyon. Diba? So, mapapansin mo, may mga leisure biker na nandito. Mayroon din mga bike tour. Kapadyak, so nandito tayo ngayon sa Cultural Center of the Philippines Complex. So kung mapapansin niyo, ang dami pa rin mga bikers. So ayan po, sila ang nasa unahan ng pila ng traffic. Diba? Inaayos ulit. Ayan po, maraming mga bato na nilagay. Ayan po. Nilagyan nila, pinaibabawan nila, pinamnat nila ng mga bato. Kasi siguro ito ang pagkakalam ko ano to eh. Parang design lang yan ng ano, ng ibabaw ng Dolomites. Sa dredging, siya yung ano, nakita ko sa picture yan, yung sinisip-sip niya yung buhangin. Tapos tinatransfer niya dun sa maliit na barge. Yung barge na pwedeng pumunta dito sa gilid. So ganun bang ginagawa nila eh. Yung buhangin galing sa dun sa malayo. Tapos ilalagay nila dito sa gilid. So dahil malaki yun, hindi siya pwedeng pumunta rito sa gilid. Ang kinakit, parang yun yung ano, nagkakarga dun sa mas maliit na barge para makapunta siyang dito sa gilid. Yan. Diba? Okay, tignan natin ito. Dito. Okay, so ayan ba ang na yung kalye. Ayan po. Medyo rush hour na kasi. So katulad nito, sinasabi ko, tinanggal nila na yun doon. Tinanggal nila doon yung bako. So dito naman nila nilagay. Okay? So kasi may mga ano doon, mga excess na graba, buhangin.